balitang boxing, ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Noong isang araw, tinalo ng Argentina ang Mexico sa World Cup. At matapos ang laban, galit na galit si Canelo Alvarez sa superstar ng Argentina na si Lionel Messi. Sapagkat habang nagse-celebrate sila sa kanilang dugout, nakita sa isang video kung saan nasa sahig ang tila ba'y uniforme ng Mexico. Tapos nasipan ni Messi ang nasabing uniforme habang nagtatanggal siya ng sapatos. Well, marami ang nagsabi na hindi naman yata sinasadya ni Messi na madikitan ng kanyang paa ang uniforme. Pero para kay Canelo, disrespect umano yun. Sa isang anyang tweet, magdasal raw si Messi na hindi magtagpo ang kanilang landas. Nire-respeto raw niya ang Argentina, kaya dapat irespeto din daw ni Messi ang kanyang bansa. Bali, ang video nga pong nag-circulate online ay galing kay football journalist Veronica Brunati. Kaya nang umabot sa kanya ang pag-init ng ulo ni Canelo, nagbahagi siya ng letrato sa kanyang social media page. At dito makikita nga, talagang makalat ang dugout. Maraming mga jersey ang nasa sahig. Kumbaga, gusto niyang iparating na hindi sinasadya na nasa lapag ang jersey ng Mexico. Sadyang napakakalat lamang nila ng panahong iyon. At normal naman ito pagkatapos ng mga matches. Kaugnay pa rin ito, to the rescue ang boxing star ng Argentina na si Marcos Chino Maidana. Nag-post siya sa kanyang Instagram page ng kanyang larawan na nakamask at tila ba inaasar si Canelo. Sa kanya namang caption, nagpahayag siya ng pagsuporta sa kanyang kababayan na si Messi. Aba, kahit nga po retirado na itong si Maidana, kung sa suntukan laban kay Canelo, mas may laban naman siya kumpara kay Messi. Samantala, doon naman sa Bangkok, Thailand, 5 Pinoy po ang napalaban ngayong November 30. Ang unang ang sumalang sa ring ay ang Filipino-American fighting doc na si Doc JV Tuason. Itinapat siya kay Kitsanay Aiksat Jawati sa isang 4-round scheduled featherweight match. Pero hindi na nga po nakumpleto ang 4 na round dahil sa unang round pa lamang, tinapos na agad ni Doc JV ang Thai boxer. Para nga pong tinurukan ng pampahina ng tuhod ng kalaban nang nasa pool siya ng straight sa panga, bagsak at hindi na nakabangon para magpatuloy sa laban. Ang pangalawa naman nating kababayan na lumaban ay ang Pinoy pero Vietnam-based na si Alvin Jan Pasiones. Itinapat siya kay Vichit Uat ng Cambodia sa isang 8-round scheduled light flyweight match. Sa laban namang ito, tagumpay na naitaas ni Pasiones ang kanyang record sa 3-0. Sa ikatlong round, straight punch din sa muka ang naging rason para bumagsak ang kalaban. Sa tindi ng patama, Hilo Salona ang taga-Cambodia. Ang pangatlo namang lumaban ay ang taga Santa Magdalena, Sorsogon na si Ador the Terminator Torres. Nakaharap niya si Pairin Sukmuana sa isang 6-round scheduled welterweight match. Sa kalagitnaan ng first round, bumagsak ang Thai nang tumanggap siya ng jab at kahit tumayo pa siya, sa follow-up naman, hindi na siya pinaporma ni Ador. Pinaghahataw ng Bicolano sa katawan at ulo ang nakatapat. Kaya nang ito ay bumagsak, sumenyas na ang referee. Natapos na ang boxing. Ang pang-apat namang Pinoy na sumalang sa ring ay ang taga-Bacolod na si 14-0 John Michael Zulueta. Dinepensa niya ang kanyang ABF light flyweight belt kontra sa Thai na si Surya Kraimani. Sa laban na ito, nasubukan si Zulueta. Abay, malaki at matigas itong si Kraimani. Saka may pagka-agresibo, kaya ang ating kababayan, kada round kailangang mag-adjust. May oras na nagdedepende siya sa kanyang counter-punching at pagkaalam niyang medyo nalugi siya sa mga nakaraang palitan, siya naman ngayon ang susugod. Ngayon, pagkatapos ng napakahirap na 10 rounds, split draw ang naging hatol. Well, at least champion at undefeated pa rin si John Michael Zulueta. Para naman sa huling Pinoy na lumaban sa event, sa katauhan nga ni Jake El Bambino Amparo ng Gindolman Bohol na nakatapat si WBA Asia Minimum Weight Champion Hu Toan Li ng Vietnam, mahirap din na laban para kay Amparo. Kailangan niyang galingan ng kanyang pagmaniobra ng kanyang depensa dahil pressure fighter ang kampyon. May galaw naman itong si El Bambino. Ilang beses ring sa hangin lang ang suntok ni Hu Toan Li. Kaso nga lang, hindi ganon kadaling i-maintain. Sa pagtaas nga kasi ng mga round, kasabay rin ito na nadadagdagan ang body shot na tinatamo ng Pinoy. Bagay na nagpabagal sa kanyang galaw.
Pero ganun pa man, bilib tayo sa kanyang pagtitiis. Maski nananakit ang bodega, sumusuntok pa rin siya. Pinipilit humanap ng magandang patama. At matapos nga ang 12th round, hindi pinalad ang Buholano sa scores. Split decision para sa kampyon. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing.